Ang mga produkto na ito ay illegal. Ito ay ang mga sigarilyo na illegal or bawal ibenta. Dahil siguro ito yung mga sigarilyo na hindi nagbabayad ng tax or ng buwis. Sa mahal ng mga sigarilyo ngayon, hindi talaga malabo na tangkilikin to ng mga consumer or ng mga customer. Dahil ito yung sigarilyo na affordable. For today's video ay ipapakita ko lang sa inyo yung mga sigarilyo na sinasabi nilang illegal. Nung isang araw kasi, may nagpunta dito na sabi, tinatanong kung ubra silang magkabit ng tarpaulin. Syempre, tinanong ko kung ano yun. Sabi nila, mga illegal na sigarilyo. Then sabi ko, sige, kabit nyo. Ngayon, pag alis nila, tiningnan ko, pinakuha ko dahil nakadikit lang naman siya ng tape. Eto nga siya. Pakita ko sa inyo. Ang mga produkto na ito ay illegal. Eto na nga siya ang Arthur Astro Bravo Canon Menthol Carnival Fort again New Berlin New Orleans President May President din pala sa sigarilyo Royal San Marino Tumon Victor Aguila Ito na nga yung mga produktong sigarilyo na illegal. Basahin natin. Ang mga produkto na nasa larawan ay walang BIR tax stamp o graphic health warning ng Pilipinas. Ang mga illegal na sigarilyo ay pinagbabawal at maaaring kumpiskahin. Ang mga nagbebenta ay maaaring makulong at magmulta. Ang mga sigarilyo na nasa BIR RMC number 118-2021 lamang ang maaaring ibenta ng legal sa Pilipinas. Ito pa yung isa. Ayan. Mga palatandaan na ang sigarilyo ay fake or illegal. Ito yung mga palatandaan nila. Yan yung 1. Ito yung 2. 3. And then 4. Ito tayo sa 1. Ito yung number 1. Siya, basahin natin. Wala o peke ang BIR tax stamp. Dapat tarsier or vinta ang disenyo. Number 2. Wala o mali ang graphic health warning. Dapat Tagalog at English lamang. Multa na hanggang 2 million at kulong na hanggang 5 taon. Number 3. Walang pangalan at address ng manufacturer. And the last one, walang mensahe mula sa DOH. Pagbebenta ng sigarilyo, mas mababa pa sa 62 pesos bawat kaha sa taong 2022, 67 pesos bawat kaha sa taong 2023, multa na hanggang 500,000 at kulong ng hanggang 6 na taon. Yun kasing mga sigarilyo na mas mababa sa 62 pesos per kaha ngayon, yun ang mga sinasabi nilang illegal. Dahil nga sa hindi siya nagbabayad ng tax, kaya nilang ibenta ng mura. Yung mga branded na yan, hindi nila kaya ibenta ng ganyan kasi nga nagbabayad sila ng tax. Sa mahal ng presyo ng mga sigarilyo, lalo pa ngayon na taghirap, dahil taghirap naman talaga ngayon, actually tagtuman pa nga maglalabasan na naman tong mga sigarilyo na to
Pero ako matagal na dito, hindi ako familiar sa ibang mga sigarilyo na yan. Yung mga President na yan, yung mga Ford, Astro, Bravo, Canon. Hindi ko alam to. Hindi pa ako nakakakita ng ganito or hindi pa kami nakapagkilala ng ganito. Dati, itong mga tumo na to. Maglalabasan talaga ulit ito ngayon dahil sobrang taas ng mga branded na mga Marlboro ngayon. Yan. Tatangkilikin nila yan dahil yan is mura. Hindi naman siya peke dahil yung peke is may brand na ginagaya. Ito naman is sarili niyang brand, kaya lang ito siguro naging illegal dahil hindi sila nagbabayad ng tax, kaya rin kaya nilang ibenta ng mas mababang presyo. Yun kasing mga Marlboro at mga Mighty, malaki yung mga tax nila, kaya hindi sila uburang magbaba ng presyo. Yung tinatax nila, mas malaking tax, mas mataas na presyo din ng product dahil babawi sila, tataasin din nila yung product nila. Kahit bawal at illegal, marami rin nagtitinda ng ganito. Yun nga lang siguro, tinatago nila dahil nga ito bawal, illegal. Kasi itong mga ganito is nagre-range lang ang price nila between 30 pesos hanggang 60. Nakasulat naman dito na ngayong 2022, 62 bawat kaha. Pag mas mababa pa ron, is yun na nga, illegal na nga. Tapos, every year, aware naman tayo na every year talaga, yung PMFTC o yung mga Marlboro is tumataas talaga siya every year. Halos tumataas nga talaga siya, alam ko, nung mga ilang years na end of December. Bago pumasok yung taon, nagtataas na siya. Ngayon nga lang taon na to, or nakaraan hindi, dahil nabago, na to lang nagtaas, biglaan naman. Diba? Napakamura nga kasi nito, between 30 to 50 pesos. Compare mo sa mga branded na Marlboro is 150. Kung pinakamahal na nito 50, edi tatlong kaha na yun, mabibili mo. Yun yung mga naninigalo kasi sa kagustuhan nilang hindi mawala sa kanilang bisyo. Kumu wala silang budget dito dun sa mga branded, ito is tinatangkilik na nila. So yun lang, na-share ko lang sa inyo tong mga produkto na to na ipinagbabawal daw.